I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Pay strong when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die with my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. I'ma slide how you fall, now you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ito na siya, oh. Bumuka na. Ngayon ay 8 o'clock dito sa amin. Ayan siya. Yung arwaka or mean of the night. Ayan siya. Shot natin. Ayan na siya, oh. Lansa na. Nag-bloom siya kagabi. Ayan na ngayon. Ito yung ating continuation ng ating part 1. Ito ay ang mga inaalagaan ko dito sa aking garden. Ito ay ang fern. Ang mga violets. Ang peperomia, English vine, begonia, angel wings, ang ating another begonia, ang aking mga kalatea, philodendron Coffeeferum. Tingnan mo yung kanyang stem. Isang kalapiya. Ang ating Mickey Mouse. Ang ating Peperomia parallel. Alphysia. Isang Peperomia. Yung ating Scomiferum. Yan ang kanyang stem. Ang Calathea. Ito yung isang klase ng variegated. Parang jasmine. Then, meron tayong Ficus nana. Meron tayong ayan, ang ating Calathea. Ang ating neon, ang ating philodendron temptation. Question number 6.
ano yung largest plant na sa garden ko. Ito po ang taro plant. Yan, ang laki. Ang haba niya. Mga 1.5 meters tall. Ang dami nila dito. Yan. Malalaki yung leaves. Meron pa sa taas. Pupunta natin. Yan. Ang laki ng leaves. Marami sila. Yan ang largest plant na meron ako dito. Taro plant. Tinatawag din siyang Colocasia gigantea. Kanyang kalalaki yung kanyang mga leaves. Yan. Ang taas niya hanggang doon. Ito yung isang part dito sa taas. Ayan ang kanyang mga leaf. Pwede ba natin kainin ang taro plant? Yes. Edible siya kasi pag yung young leaves at saka young stalks niya, pwedeng kainin. Is Colocasia edible? Yes. They are grown by villagers for edible stock sa Thailand. Ginagamit din nila, sinasama nila sa papaya salad or nagiging side dish sa mga young leaves. Tinatawag din ito na elephant ears. Are they poisonous? Yes, it's poisonous for young children when they touch it kasi makate, may stingy anon siya kaya hindi pwedeng paglaruan ng bata o makain ng ating mga pets. Yan yung mga stalks niya. At bakit tinatawag na why do ears or elephant ears cry? Kasi yan, pag meron na siyang tubig, nagde-drop siya, parang umiiyak siya. Yan. Tinatawag din siyang weeping leaf kasi kapag too much yung water niya, ayan, katulad, nagdi-drip siya. Kaya tinawag siyang weeping leaf. Ano ang mga benefits na nakukuha natin sa elephant ear or taro plant? Ang una ay nagtitreat ito ng mga stings. Yung stem or leaf niya ay kinakat at nirurab sa affected area to prevent swelling and pain. Pero dapat yung young leaves lang or yung young stalk. Yung young leaves niya ay rich sa vitamin C or anthiamine, vitamin B1, riboflavin, vitamin B2. Tapos yung tubers niya, yung kanyang pinakamalaman, tulad niyan, yon. Contains ng amino acids at saka rich in starch. Para sa ating gabi. Okay, punta naman tayo sa question number 8. What is the hardest plant to grow in my garden? Yung mga peperomia. Ito. Marami nang namatay sa akin na peperomia ko, katulad ng peperomia russo. Etong rubber plant na to, pangalawa na to. Pero ngayon, mga 2 years na siya sa akin. Ito, mga peperomia. Meron siyang peperomia rubber plant. Pero hindi siya tunay na rubber plant. Tinawag lang siya na rubber plant under peperomia. Kasi yung kanyang mga leaves, yan, matigas, para siyang rubber. And then, ito din yung isang peperomia. At ito, napropagate ko na lang siya from the leaf. Peperomia parallel. Ito yung isang peperomia na mahirap din. Parang peperomia Peru. Mahirap siyang palakihin. At ang isa ay itong peperomia na. Ang peperomia, ang scientific name niya ay peperomia obtusifolia. Na madalas, ang common name nito ay rubber plant. Meron siyang low maintenance na hindi kailangan ng masyadong tubig. Kahit na 1 week siya o 2 weeks bago mo siya diligan, okay lang. Tapos ang
May mga species ng peperomia katulad ng Russo nagstay sa akin ng 3 months tapos nalulusaw. Meron din ako yung peperomia jelly, mga 5 months wala na. Tapos mahirap siya talaga, minsan yung lugar niya namimili, tapos yung sakwan ayaw niya ng full sunlight, ayaw din niya ng walang sunlight. Question number 8. Pupunta naman tayo yung easiest plant to grow in my garden. Ayan, ang mga cactus or succulents. Meron akong jade dyan. Napakadali niyang palakihin. Hindi mo kailangan na i-water. Hindi kailangan na kung namimili siya ng lugar, kung saan mo ilalagay. Ayan, ang jade, ang rose, ang topsy-turvy. Yan, madali lang siya. Katulad niyan, tinanggal ko lang doon, kinat ko lang siya sa mother plant niya. Tapos, yung leaf niya, lalagay mong ganyan, tutubo na siya kaagad. Ito yung isa, tinagay ko lang, pinutol ko lang, nilagay ko yung leaf. Yun na. Madali lang siyang alagaan. Hindi mo kailangan laging tinitingnan. Makikita mo na lang. Dumadami na sila. Ang gaganda pa nila. Napakadali. At hindi kailangan ng maraming atensyon. Ayan. Ayan. Ang scientific name nila ay cacti. Isa. Ang other names niya ay cactoid, biote, succulent, opuntia, or prickly ear. Ang cactus ay family ng kokompresya ng 127 na genera with some 1,750 na known species. Ayan oh, ang laking higad. Kinakain niya yung aking Mickey Mouse. Yan ang mga naninira dito sa aking garden. Ayan, ang laki na. Question number 9. Ito ang aking snake plant. Which plant is good for positive energy and protection? Ang answer ay snake plant. Yan. May iba-ibang species ang mga snake plant. Ito, ang dali-dali lang niyang palakihin. Ang scientific name niya ay Dracaena trifasciata. Formerly, tinatawag siyang Sansevieria trifasciata. Minsan, ang tawag naman sa kanya ay Mothers-in-Law's Thumb or Sansevieria. Ang snake plant ay tinatawag na flowering plant na native sa tropical West Africa. Pero according to Feng Shui, yung spikes niya, ayan, ito yung dulo. Ayan. Ito. At ito. Considered great ng drive pinatatanggal or pinapaalis ang negative energies. Ang snake plant is known to bring protective and positive in homes and offices. Kaya madalas, meron at meron ito sa mga bahay-bahay. Punta naman tayo sa question number 10. What is the most poisonous plant that I have in my garden? At bakit ko pa rin sila inaalagaan? Ang Diphenbachia. Ito ay bumalik ako dito sa Pilipinas ng year 2000. 22 years, matagal na itong inalagaan ni Mama. At inalagaan ko rin. So, ito ay mga almost 25 years na sa amin. Na parami na lang na propagate. Yan, ang Diphenbachia. Or minsan, ang tawag sa kanya ay damp cane.
Nakuha ang pangalan niya sa temporary speechlessness kasi dahil dun sa kanyang mga stems. Ang kanyang stems. Malalapad, malalaki. Yan. Yan. Kasi pag nakain ito ng bata o ng pets natin, very poisonous ito. Kasi yung cells niya, meron siyang mga stinging crystals known as raphids, composed ng calcium oxalate. Ito. Kaya poisonous po siya pag nakain, na-chew. Kaya dapat ingatan natin. Dito, hindi naman siya nalalapitan ng pets o walang bata dito sa bahay. Kaya, naalagaan. Kung gusto niyong alagaan, ilayo niyo sa mga bata or outdoor. Mas maganda. Ito ang continuation ng episode 5, part 2. So, before natin i-end itong ating vlog, for today ay ito yung ating ray rest. Plant, si Philodendron Red Heart. Ang ganda nung kanyang bagong leaf. Yun yung red, color red. Yan. Ikot natin siya. Yan. Yung beauty niya. Yun. Okay. Tapos, ito ang mga katabi niya, mga snake plant. If you enjoy watching, try to subscribe para update po kayo sa every upload ko. Thank you very much. Bye for now, mga ka-socials.